Hello guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Hello guys! Ngayon, ang topic ko for tonight, kasi po, gabi na. Meron kasing nag-comment sa una kong vlog 5 days ago lang eh, pero yung isa 1 week ago. Kanina ko lang siya nabasa. So, gagawan ko lang siya ng konting short story. De, ano, sasagutin ko lang yung comment nila para rin alam ng iba sa mga hindi pa nakaka-experience doon sa una kong vlog na nagkaroon ako na ectopic pregnancy. Nagtanong po kasi sa akin sa comment na si Cherry Rose de Octon. And sorry po sa pagbigkas ko na apelyido. May tanong kasi siya dito, ilan months ka na niyan? Ito po yung sa pangalawang video ko na nag-file ako ng ano ng maternity ko noon kasi kahit 1 month na ako noon hindi ako masyadong makakakilos doon. Ultimong pagligo ko be, hindi ako ang nakakaligo mag-isa kasi sobrang sakit pa po ng tahi ko nung 1 month na yon. Kumbaga parang pinilit ko lang din siya. Kaya naman maglakad pero dahan-dahan lang. Kasi kailangan ko na nga siyang i-file. Tapos yung partner ko pa noon is busy sa work. So hindi ko rin siya pwedeng pa-absentin noon kasi yun na, time na na-hospital ako, is siya lang talaga yung nagbantay sa akin. Wala na rin pumalit. Eh yung mama ko noon, sumaglit lang din sa akin. Hindi pwedeng tumagal sa hospital kasi nga, di ba pandemic, bawal ang matanda. So, ayun na nga. Ayun nga, tanong niya, buti kaya mo na maglakad. So, ayun, dahan-dahan nga lang ako maglakad noon. Tapos, naghagdan pa ako noon na sobra, mga ilang steps yun. Dahan-dahan talaga. As in, siguro mga 2 minutes or 3 minutes akong naglakad sa hagdan na ilang step lang yun. Kasi, natatakot ako. Kasi, hindi pa nga natatanggal yung sinulid noon sa dulo. Kaya kung naka-experience na kayo ng mga tahi-tahi, meron na sa dulo ng parang sinulo. Di ba ba nagtatahi tayo ng damit? Di ba, ilalak yun sa dulo, ganun, hindi pa napuputol yun, lumabas na ako nung araw na yun. Kasi nga, kailangan ko. So, kay Clarissa Santiago naman, ang tanong naman niya, ano po reason sa'yo kung bakit nagkaroon ka niyan po? Okay. Sabi, may sis daw pong nakaharang kaya si baby hindi siya tumuloy doon sa bahay, pinakabahay bata niya. Kaya nagstay lang siya doon sa labas ng matres dahil doon sa sis. Kaya nung naoperahan po ako, nasama na yun sa opera. And meron din sumabay na yung appendix ko, paputok na. Kaya, bongga yung ginawa sa akin pag-opera nung time na yun. Tatlo yung tinanggal sa akin. And sabi nga nung mga nurse sa akin, thankful pa rin ako kasi kahit paano niligtas pa rin ako ni baby. Kasi nga, 50-50 ako nun guys, nung time na inoperahan ako nun. Tapos, sa experience ko na ganun, is panoorin nyo na lang guys sa video ko na first vlog ko nga. Ito po yun. Panoorin nyo po yan guys. Tapos, pura ako tapos. Tapos na. Anyways, thank you po sa nag-comment sa akin na itong dalawang tong kasi ngayon ko lang po sila nabasa. Yung isa, 5 days ago. Yung isa, 1 week ago. So, subscribe nyo ako mga biha. And wow! Ano pa bang ano i-share ko sa inyo about dun sa
na-operahan ako. Syempre, nakakalungkot sa nangyari. Till now, hindi pa rin ako nabubuntis. Oo, may nagtanong nga, eto, tinanong nga, may nag-comment sa akin, baka daw nabuntis na ulit ako. Ay, hindi pa po. Kasi 1 year, higit pa lang po ako na-operahan. So, sa loob, parang sariwa pa siya. Nararamdaman ko pa. Kasi pag umiinom ako ng malamig na tubig, gumuguhit talaga siya. Tapos, pag malamig yung panahon, kumikirot talaga siya na, diba sa mga CS, ma'am, minsan hindi naiintindihan ng ibang tao na akala nag-iinarte, pero totoo po yun, talagang masakit. At para siyang basta nagka-cramps, pero yung cramps niya parang sa balat. Sa balat siya, hindi siya yung sa loob mismo ng puson. Sa balat siya na para siyang nagtitrigger na parang gusto mo siyang lagyan ng mainit na tubig. Ganun. Kaya hindi po ako umiinom ng malamig na tubig simula nung ako po ay naoperahan. Siguro alam din naman ng mga naoperahan na niyan at bruhang-bruha tayo dito mga bee. Dahil ako po ay kakaligo ko lang and patulog na rin po sana ako. Pero nabasa ko po kasi yung comment kaya gumawa po ako ng vlog ulit na sagutin yung mga tanong doon sa video ko na yon. At yun, gusto ko rin naman i-share sa inyo yung gusto ko ulit i-share nga sa inyo, gusto ko ulit ikwento pero masyadong mahaba kaya panoorin nyo na lang po ulit yun sa nauna kong vlog and nung nag-file ako ng maternity ko noon. And comment down below pa rin sa mga gusto magtanong kasi yan yung pinakagusto ko, yung nakikipagkwentuhan ako. Maraming nagtatanong, pwede kong sagutin yun. Tapos, puro ako tapos. Oh no! Ano pa ba? At ayun na nga guys, ngayon naka-recover na ako after 1 year na opera ko. May mga nararamdaman pa rin ako kung saan ako naoperahan. Lalo na doon sa tinurok sa akin dito. Yung mga CS mam dyan. Alam nila kung gaano kasakit yun nung tinurok yun. Alam niyo, parang ang taba ng needle ng panturok na yun. Ang bongga talaga. Hindi ko man siya nakita pero naramdaman ko siya guys. Sobrang sakit. Pero ngayon, yun yung mga nararamdaman ko na naka-recover ako ng 1 year. Alam nyo yun guys, 1 year na nakalipas pero yung mga kirot, nandun pa rin siya. Minsan nga, iniisip ko na lang, parang sinasarili ko na lang din yung nararamdaman ko na yun. Kasi minsan iisipin na parang nag-iinarte ako. Pero hindi, talagang nararamdaman ko siya. At minsan, natatakot din ako kapag may nararamdaman akong gano'n. Parang napopobia ako. Feeling ko babalik na naman ulit ako dun at mauoperahan ulit ako. Mga gano'n, kaloka, diba? Alam mo yung isip na yun. Tapos totoo din yung postpartum. Oo, nararamdaman ko yun minsan. Umiiyak ako ng alam mo yung parang basta yung mga ganong basta yun ang nararamdaman ko yun ting yung buti nga hindi na ako yung pag naglalaba kayo guys tapos lalo na operahan kayo ng ganon CSS na turukan kayo hindi kayo pwede guys na nakaupo ng matagal na yung upo na pag naglalaba ka diba nakaupo ka sa bangkito ay Diyos ko guys masakit talaga siya sa doon sa tahe tsaka dito sa may likod mo na parang may nagkakrak na buto sa likod mo ganon. Madalas yan, tuwing yuyuko talaga ako. Kaya ang yuko ko guys, hindi yung pag ganon. Nakaupo ako tapos dahan-dahan ng ganoon ang upo ko. Hindi ka pwedeng bumigla. Di para na tayong guys na matanda na, di ba? Yung ganon, naakala ay nag-iinarte. Hindi naman talaga. Sana makarelate din sa akin yung iba dyan. Kasi minsan, nahihiya ka na lang din sa partner mo na magreklamo na kaysa masakit yung ganito mo, kaysa masakit yung ganoon mo.
Pero sinasarili ko na lang talaga kasi minsan nararamdaman ko rin na akala simple lang yung masakit na yun. Pero hindi niya alam. Natatakot ako minsan pag may nararamdaman ako. Ganun. At eto guys, papakita ko sa inyo yung mga picture na lang. Na nung time na yun nga, parang pagtapos ko nun operaan, ang groggy ko. Parang namagagal yung mukha ko. Parang ganun. Ko alam may ba't namaga. Siguro dahil sa anesthesia. Ito yung mga picture na yun. Stay na yun na lang. And, ayun guys, pakita nyo na. And sana, panoorin nyo na lang guys yung video ko na yun na na-experience ko sa ectopic pregnancy. Panoorin nyo na lang guys. At, uulitin ko, pwede kayong mag-comment. Gusto magtanong kung ano yung mga nangyari sa ganong ectopic pregnancy. Ganun, sasagutin ko po yun. And, yun lang po ang aking video for tonight. Thank you and please like and subscribe my YouTube channel.